How she missed her parents. Their deaths had left a void in her heart. Kung wala si Nana Maming, she wouldn't know how to cope. And of course, there was Gabriel. Though she hadn't depended on him, emotionally not for the lack of trying. But he isolated himself. He took care of the financial aspect of her life. Bagaman kay Gabriel binabatay ni Nana Maming ang pasya na may kinalaman sa kanya. Isang buwan matapos ang libing ng mami ni Alona, ay sama-sama silang bumalik sa Maynila. Sa tulong ng abogado ng daddy niya, bumili sila ng bagong bahay sa isang hindi kilalang subdivision sa Quezon City. Ito was a 2-bedroom bungalow. Dalawang silid na sa palagi ni Alona, higit pang malaki ang servants' quarter sa dating bahay nila. At isang maliit na dining room na sa ilang hakbang lang ay naroon na rin ang maliit na living room. And to her horror, with only one small toilet and bath, ito was a dollhouse. She wanted to scream. Sa tingin niya, papasok ang bahay na yun sa loob ng dati nilang bahay. And she couldn't imagine how some people could move around in such a small house. Ininda ni Alona ang labis na magkakasunod na pagkawala ng mga magulang niya. Gayun din ang lahat ng mahalagang bagay sa buhay niya. Ang mga sasakyan nila, ang ilan sa mga mahalagang kasangkapan na pag-aari ng mga magulang, hindi pa masyay pinapanganak ay naroon ng mga kaibigan at mga classmate niya sa Montessori. Subalit nang basahin ng abogado ang testamento ng mga magulang ni Alona na hinirang ng mga itong guardian niya at tagapagmahala ng natitirang ari-arian ng mga Salvador. Si Gabriel ay naibsan ng pamimighati niya. She had a terrible crush on him kahit na noong unang ipakilala ng daddy niya si Gabriel sa kanila. Kaya naman lagi siyang nakabuntot dito kung wala rin lang klase. At naisip niyang magkakasama sila sa isang bahay sa isang maliit na bahay kung saan walang sandaling hindi niya ito makikita. Sa kauna-unahang pagkakataon ay na-appreciate niya ang kalitan ng bahay na nilipatan nila, only to find out na hinintay lang nitong makagraduate siya sa elementarya at agad itong nagpaalam kay Nana Maming na babalik sa farm. You can't leave me, Gabriel! Nakatingala si Alona rito, nagiinit ng sulok ng mga mata sa nagbabadyang mga luha. Alona, hindi ako maaaring manatili dito. Kailangan kong sa farm mamirmihan at pagyamanin ang naiwan ng mga magulang mo para sa'yo. Then, let me go with you, she begged, he sighed heavily. Hindi ang farm ang buhay para sa'yo, Alona. High school ka na sa pasukan at nasa kabisera ang mataas na paaralan. Kung sa Santa Esperanza ka mag-aaral, isang oras na pahirap ang biyahe para unat isang oras din pauwi. It doesn't matter, as long as I'm with you. Alona, nakikiusap ako. Paanong bahay na to? Binili to para sa'yo. You can sell this back, giit ni Alona sa insolenteng tinig. I'm your ward now. You are responsible for me. Hindi ko tinatalikuran yun, kaya nga magtatrabaho ako. He said impatiently. Nandiyan si Nana Maming, hindi kanya pababayaan. Dinampot na ni Gabriel ang knapsack at sinabit sa likod. Sisikapin kong dadalawin ka rito sa lahat ng libreng pagkakataon, sabi ni Gabriel bago tuluyang lumabas. Nasa labas na ng pinto si Gabriel nang sumigaw si Alona. I hate you, Gabriel! I swear! I really hate you! Subalit ni hindi lumingon si Gabriel. If only Gabriel knew how it had hurt her. Ilang gabi si Alona na umiiyak ng tahimik sa maliit niyang silid. She had lost her parents at si Gabriel ay iiwan din pala siya. Sa loob ng high school days niya ay regular ang pagdating ni Gabriel. Bagaman malalayo ang agwat at sinikap ni Alona na makontento doon, tinuon niya ang pansin sa mga binatilyong aali-aligid sa kanya. Subalit itong tumuntong siya ng kolehiyo, ay minsan lang silang nagkita and that had been 3 semesters ago. But it didn't matter. She was here now. Magkakasama silang muli kahit sa loob ng 2 linggong semestral break. Umalis siya mula sa pagkakatayo sa balkonahe at pumasok sa silid. Bumaba at lumabas ng bahay. Bahagya na niyang nilinga si Nana Maming na naidlip sa silyang tumba-tumba. Tinungo niyang burol, it was October and the wildflowers were in bloom in variety of colors. Habang pumapanik siya sa itaas ng burol ay paisa-isa siyang namimitas ng mga ligaw na bulaklak sa dinadaanan. Nagahabol siya ng hininga na makarating sa itaas. Malakas ang hangin at nililipad nun ang hanggang balikat niyang buhok. Lumakad siya patungo sa libingan ng mga magulang. Sa 2 magkatabing puntod, hinati ni Alona ang mga bulaklak sa parang at parehong niligay sa mga yun. I miss you, Daddy, Mommy. Gumagaral-galang tinig na sabi niya. Pagkatapos ay naupo sa damuhan, niyakap ang mga binti.
Pinatong ang baba sa tuhod at sa isang mahabang sandali ay nanatili siya sa ganong ayos, nakatitig lang sa dalawang lapidang marmol. Then after a while, she said, "I graduated valedictorian in high school, Dad. Gabriel pinned me my medal. He was so proud of me, but I wish you were there for me, you and Mom. Pero inihandog ko sa inyo ni Mommy ang valedictory speech ko." She paused as her voice broke. "And you were not there for my first dance when I celebrated my 18th birthday. That was so unfair, Dad, because you promised me that first dance when I was a kid. And Gabriel wasn't there either." She gave in to her tears. And it was into her silent weeping that she felt a hand touch her shoulder gently. Tumingala siya. "Gabriel?" "Lona," the nickname na tanging si Gabriel lamang ang gumagamit, was a reverent whisper. Mabilis ni Alona na pinahid ang luha sa mga pisngi at ngumiti. "Well, I'm glad you still remember my name." Gabriel smiled faintly. Iniabot nitong kamay sa kanya. Hinawakan niya yun at nagpahihila siyang patayo. Then her arms went around his neck. "Oh, Gabriel, I miss you so much." Buong pananabik niyang sabit pagkatapos itong kayat at marin itong hinagkan sa mga labi. Sa kabiglaan, hindi agad nakakilos si Gabriel. The kiss lasted a couple of seconds bago nito hinawakan sa magkabilang balikat si Alon at nilayo. There was a frown on his forehead and he looked as if lightning had struck him. Upper tube, Alona dimpled at him. Pagkatapos ay umikot sa harapan nito. "Here I am, Gabriel. 3 years older, taller and prettier," she said as she dimpled at him. He swallowed. "Kailan kayo dumating?" 15? 20 minutes ago?" sagot ni Alona at sinabayan ang kibit ng mga balikat. Pagkatapos ay buong paghangang pinasadahan niya ito ng tingin. He was nearing 28 now, taller and darker. Dati nitong maganda lalaki ang batang katawan ay dati na rin may muscles. Memories of their first meeting came in a nostalgic flash, dragging her back 11 years ago. How could she ever forget the day her father brought home a handsome young man? No, she thought he was more than just handsome. He was very dashing and very hostile. And he was 17. "This is my daughter, Gabriel," pagpapakilala ng papa niya. "Alona, iya, this is Gabriel. He'd stay with us for a while." Alona was dumbstruck as she surveyed him from head to toe. The boy was handsome. Sa kabila ng lumat kupas na damit, napunan niyang 2 pulgadang sariwang sugat sa gilid ng mukha nito malapit sa tenga. Sugat na mag-iiwan ng pilat. But Alona was certain the scar would not mark his beauty. Sa mismo sandaling yon, lahat ng mga crushes niya biglang naging malabong alaala na lamang. Nakita niyang pagkailang sa mukha nito sa ginawa niyang pagtitig dito. May ilang beses itong tumikim. Kitang-kita niyang iritasyon sa mukha nito. She smiled at him prettily. She knew she was very pretty when she smiled. Everybody told her so. "Gabriel?" she murmured. "Is that your name?" Bahagyan ng tumango ang binatilyo. Ang pagsasalubong ng mga kilay ay tila nakaukit na sa noo. Kahit anino ng ngiti ay hindi masilip ni Alona. She couldn't believe that her smile hadn't charmed him. But she kept her smile in place nevertheless. "Of course, all Gabriels are cute. Tulad mga nasa fairy tales, hindi ba, Daddy?" tanong ni Alona sama bagaman ang mga matay na natiling nasa mukha ni Gabriel. At hindi niya inintay na sumagot ang daddy niya. Mabilis niyang dinugtong. "Welcome to my palace, Gabriel, Gabriel," she said, courtesying a little. "I promise that when I grow older, you and I will..." Her voice trailed off. Tinitigan niyang ama na nakangiting nakataas ang mga kilay. Hinihintay ang kasunod niyang sasabihin. Pero hindi ni Alona na mapapayagang marinig ng ama ang sasabihin niya rito. Tumuntong siya sa sofa upang maabot ang tenga ni Gabriel at bumulong dito. "Someday, my Gabriel, you and I will be together forever," she whispered. Then she jumped from the sofa giggling, pick up her school bag and ran towards the huge stairs. Sinusundan siya ng malalakas na halakak na ama. Sandali siyang napahinto sa paghakbang. Narinig man itong bulong niya? Nang mag-angat siya ng tingin ni nasa tabi na niya si Nana Maming, nakangiti din. Kinuha nitong school bag sa kamay niya. She rolled her eyes. Some whisper she made. At ngayon sa paglipas ng panahon, the handsome features were more pronounced. He was devastating and dashing. His thick dark hair windblown. The whiskers sa mukha nito at ang malabong pilat sa gilid ng pisngi ay nagdagdag lamang sa tila misteryosong pagkatao nito. And those eyes that lock on her was dark and penetrating. His muscles were more defined now. Mula sa mabibigat na trabaho sa farm, kung ito'y object ng paghanga ng mga kababaihan noon, lalong higit ngayon, she gazed up at him.
Aren't you going to say something, Gabrielle? Hindi mo malang ba ako kakamustahin? Okay, he said smiling. Ilang beses ka nagpalit ng boyfriend sa nakalipas na 2-3 taon? She pouted. Ikinawit ang braso sa braso nito. Morning! Nahinto sa paghigop ng kape si Gabrielle nang bumungad sa silid-kainan si Alona. She was wearing khaki baggy pants and dark blue cotton blouse. Ang mamulamulang buhok ay nakatirinta sa likod. She was smiling. At sa wari biglang nagliwanag, ang araw at pumasok ang sinag sa loob ng kusina gayong namamanaag pa lamang yung sa likod ng mga bundok. Morning, ganting bati ni Gabrielle. Pagkatapos ay nagsalubong ang mga kilay. Wala pang alas 5, kay aga mong nagising. Naunahan mo pa si Nana Maming, wika ni Gabrielle. Nang akmang ihilayin ni Alon ang upuan sa kanang bahagi ni Gabrielle ay yung mga tiyas sa kinaupuan na tinilayin para dito. She murmured her thanks. Baka kasi pagising ko nakaalis ka na patungo sa koral. Ang sabi ni Mang Elmo kagabi, maaga ka nagtutungo sa manukan. At pagkatapos tutuloy ka sa koral. So? Pinagpatuloy ni Gabrielle ang paghigop ng kape. Sasama ako sa iyo. Naibaba nang wala sa oras ni Gabrielle ang coffee mug. Sasama? Mabilis itong umiling. Hindi maaari Alona. What's wrong? Ano masama kung sasama ako sa manukan at kahit sa koral? Gusto ko makita ang buong farm, Gabrielle. Lang sandaling tinitigan ni Gabrielle ang determinasyon sa mukha niya bago ito humugot ng malalim na hininga. Okay, pero huwag kang magre-reklamo kung mainit at mapagod ka. Hindi ako maaaring bumalik ka agad para lang ihatid kang muli rito sa bahay. She smiled. She would walk through fire if only to be with him. I've never ridden a horse in my whole life, Gabrielle. Baka ihulog ako niyan. Magkahalong takot at excitement ang nasa tinig ni Alona nang ilapit sa kanya ni Gabrielle ang isang kabayong daladala ni Lando, ang isa sa 4 na tauhan ng farm. Maamo ang kabayong ito, Alona, paniniyak ni Gabrielle. A reassuring smile on his lips. Hindi kanya ihuhulog. Isa pa'y, kasama mo naman ako't hindi naman natin patatakbuhin na mabilis ang kabayo. If you say so, alanganing sang-ay ng dalaga, tinitigan niya muli ang kabayo. Paano ako sasakay? Madali yan. Sa pagkabigla ni Alona, hinawakan ni Gabrielle ang bewang niya at baliwala siyang tinaas patungo sa likod ng kabayo. Chishurik, lalo ng gumalawang kabayo. Gabrielle chuckled. Hawakan mong renda, utos nito. Relax Alona, alam na mga kabayo kung natatakot ang sakay nila. Nagiging agitated din sila. She obeyed and went still. Kinalmang sarili. Tulad na napapanood ni Alona sa sine, hinimas-himas niya ang leg na kabayo. Murmured soothing words, humalakak si Gabrielle sa ginawa niya. Sumampan na rin ito sa kabayo nito. Sa banal na pagpapatakbo nagkaroon ng pagkakataon si Alona na sorin ang paligid ng farm. Nakita niyang hindi gaanong magandang tubo ng mga abaka. Ang mga puno ng pili ay wala rin bunga. She sighed her dismay. Paano kikita ang farm kung hindi mahusay ang mga pananim? Pero marahil ay nababawi naman ng mga hayupan, she thought. Makalipas ang 20 minuto ay nasa koral na sila. Inalalayan siya ni Gabrielle sa pagbaba. Inutusan itong 2 tauhang dalhin sa grazing ground ang ilang mga baka. Marami na pala tayong mga baka at kabayo, Gabrielle, komento ni Alona at lumapit sa koral. Pinapanood ang pagtataboy ng mga tauhan na palabasin ng mga baka. Isang matabang na tawa ang pinakawala ni Gabrielle. Hindi marami mga yan, Alona, wika nito. Pumanhik siya sa koral at naupo sa itaas noon. Tinitigan si Gabrielle na nanatiling nasa ibabaw ng kabayo. Nagtapos ka sa kolehiyo, may 3 taong mahigit nang nakalipas, Gabrielle. She said thoughtfully. At ang lahat na natutunan mo, dito mo rin ginamit sa farm. Aren't you bored? Kumunot ang noon ito, nilapit ng kabayo sa koral. Ano ibig mo sabihin? She shrugged her shoulders. My father left you an educational trust fund. Nilingan niya ang paligid. Sinundan na tingin ng mga bakat kabayong patungo na sa lugar ng maraming damo. Sometimes I wonder if it is a fair share. Halos buong panahon mo inukol mo na dito. Gusto kong trabaho dito sa farm, Alona. Seryosong sabi ni Gabrielle. Nagagamit ko ditong pinag-aralan ko at kung hindi ko ibubuhos ang buong panahon ko dito, ay tuluyang mauwi sa walang mga nasimula na naming trabaho. Sinuwid ng mga mata ni Gabrielle ang buong paligid. Ang mga baka, kailangan natin ng 10 dobling dami kaysa sa nakikita mo. Yung magagandang uri, kailangan din ng maraming abon at pesticides para sa mga pananim. But it isn't an easy task. I wish we have enough capital para mapalago mga pananim, lalong higit ang mga hayupan. Nagsasalubong ang mga kilay na tinitigan nito ni Alona. Don't we have enough money? Have you talked to Attorney Rosales? Hindi agad makasagot si Gabrielle. Of course, there was money.
Kung yun ang gustong malaman niya, Lona, salaping maaaring sana gamitin kapital sa farm. Richard had allowed the use of it in his will. Pero hindi ni Gabriel gustong galawin ang perang yun. It was Alona's. Doon ang gagaling ang pinangaaral at ginagastos nito sa Maynila. That would also secure her future should things went rough. At pinangako ni Gabriel sa sariling hindi yun pakikialaman, maliban sa interest na siya rin gumagamit para sa pagpapatayo ng bahay. Alam niyang hindi katalinuhang inuna niya ang pagpapatayo ng bahay kaysa sa gamitin ng salapi sa farm. Pero naisip niya masasapatan niya ang pangangailangan ng farm mula sa salaping iniwan ni Richard para sa edukasyon niya. Paano niya sasabihin kay Alona na isang taon pa bago matapos ang kolehiyo niya ay huminto na siya sa pag-aaral? He couldn't afford to take money from the farm for his studies much as he wanted to. As much as Richard had planned to. Napakalayo ng Legazpi mula sa Santa Esperanza. Maubos ang panahon niya sa pagpaparoot pa rito at sa kalagayan ng farm ay kailangan nito hindi lamang salapi kundi ang buong panahon niya. Marahil ay inisip ni Richard na ang kikitain ng farm sapat sa kanila ni Alona, that the farm itself would provide them both. Richard had been a wise man, subalit nakaligtaan itong ilang mahalagang bagay dahil ang buong kaisipan nito'y natuon sa asawa. Tulad na lang halimbawa ng mga bago, mapaunlad ang farm ay nangangailangan nito ng sapat na kapital at pamamahala. Ang pamamahala ay nabibigay niya ng buong buo, subalit ang kapital ay pinangangapa niya. And he couldn't tell Alona all that. Mag-aalala lang ito at wala namang magagawa. Baka'y pilit nitong gamitin na niya sa laping hindi niya gustong pakialaman. Hindi mo na ako sinagot, Gabriel, untag ni Alona. Wala ba tayong pera? Huwag mo intindihin yun, Alona. Aniya. Nangangarap lang akong palakihin pa ang farm, pero siguro'y bibilang pa tayo ng taon. She smiled. The kind of smile that would melt any man's heart. Kaya mong paunlarin ang farm na ito, Gabriel. Nagtitiwala ko sa kakayahan mo. At sa nakikita ko, malaki ng nagagawa mo. At bago pa makaisip ni isasagot si Gabriel, ay mga yabag ng kabayo ang nagpalingon sa kanila. Hi, Gabriel! Bati ng bagong dating. Lumipat ang mga mata kay Alona at mahabang sandali siyang sinuri bago ito bumaling na muli kay Gabriel. Dumaan ako sa inyo. Ang sabi ng matandang babaeng humarap sa akin ay, nandito ka raw. May mga bisita ka ba? Sinana mami ang dinatnan mo sa bahay, Teresa. Ani ni Gabriel at pinakilala ang dalawang babae sa isa't isa. Hi! Mula sa kinuupang koral ay ngumiti si Alona sa bagong dating. Nice meeting you, Alona! Ganting sabi nito. She was looking at her thoughtfully. Salvador? Of course, ikaw ang anak ng mag-asawang nakabili nitong farm mula sa mga parungaw? Bahagyan ng tumango si Alona. She studied the woman quietly. Mahabang itim na itim na buhok na naka-ponytail. Typical sa mga rancher ang suot nito. Plaid long sleeve shirt na nakapaloob sa pantalong maong. Teresa must be in her late 20s. She was petite and plump. And in her own way, she was pretty. Nanglingunin niya si Gabriela nakatitig ito sa kabayo ni Teresa. Hinaplos-haplos nitong ulo ng kabayo. Isa yung malakit magandang uri, isang bagay na hindi niya nakikita sa farm. Maliban sa nalipat sila sa maliit na bungalow sa Quezon City, sinisikap ni Gabriel at Nana Maming na mabuhay siya ayon sa dati niyang kinagawian. Nahalos hindi na ni Alona naisip ni iba nang kinatayuan ang buhay niya. Now she felt guilty of the way she spent on her wardrobes. Kinalulungkot ko ang nangyari sa mami mo, Alona, untag ni Teresa. Hindi nito hinintay na sumagot siya at nilingon si Gabriel. Bukas ng birthday ni Papa Gabriel, patuloy nito. Pinapaalala niya sa iyo. Her eyes went back to Alona. Oh, you can come too, Alona. May mga bisita kami kasing edad mo. Hindi ka maiinip. And there's Cleo. She's almost your age. Sinserong tinig nito sa pag-anyaya sa kanya, but so as the indulgement in her voice that she felt like 10 years old. Lalo na sabihin nitong may mga kasing edad siya nitong mga bisita. Napunan niya rin ang pagsiklab ng puot sa mga mata nito sa pangalang binanggit. But it disappeared as soon as it came. She turned to Gabriel, smiling sweetly. See you both tomorrow night. Yun lang at muling pinatakbo nito ang kabayo. Nice horse, komento niya ng bahagya na nakalayo si Teresa. Bumaba sa koral habang ang mga mata'y nakasunod pa rin dito. It is, sang-ayon nito. Si Don Enrique ang nagmamayari ng pinakamalaking rancho sa bahaging ito ng rehiyon. He breed cattle and horses the good kind. Subalit mula na maaksidente siya sa kabayo, may 3 taon na ngayon. Kay Teresa na naatang ang buong rancho. Isa yun sa mga dahilan kung kaya hindi ko matanggihan ang alok ni Don Enrique na magtrabaho sa kanya ng 2 beses isang linggo. At pabor sa akin yun dahil nasasakin ko mahusay niyang kabayo. Napabuntong hininga siya.
Hindi ni Alona gustong idea nagtatrabaho sa kabilang rancho si Gabriel, pero hindi niya gustong isatinig yun. Sino si Cleo? Ang sahalip ay tanong ni Alona. Si Cleo, nakababatang kapatid ni Teresa, sagot ni Gabriel. Matanda lang marahil siya sa'yo ng 2 taon. Teresa doesn't seem to like her, aniya. Nang magsalubong ang mga kiling ni Gabriel ay dinugtong niya. Well, nakita ko ang she would upset pagkasuklam, but instead she said disgusto sa mukha niya nang banggitin ang pangalan ni Cleo. 8 taon ang pagitan ng edad nila, paliwanag ni Gabriel. Isa pa sa Australia na nagdalaga si Cleo sa tiyahin niya. Umuwi pa minsan-minsan at sandali lang upang dalawin si Don Enrique. She came home last Christmas. A month later, maaksidente sa kabayo si Don Enrique at nakulong sa wheelchair. Napigil ang muling pagbabalik ni Cleo sa Australia. Ito ng pinakamahabang bakasyon niya. I see. Wika ni Gabriel na parabang naipaliwanag na noon ang pagkasuklam na nakita niya sa mga mata ni Teresa. Diyan tayo sasakay? Bulalas ni Alona, tinasang Coleman upang makita ng gustong inalisan ni Gabriel na trapal sa loob ng isang makeshift garage sa gilid ng bahay. Gabriel grinned devastatingly, inatras itong motorsiklo. Unless you want the chariot, lumipad ang mga mata ni Alona sa sulok ng garahe na ang bubong ay trapal din lang. Naroon ang chariot na natukoy nito. It had 2 big wheels. Sa mismo magkabilang tagiliran ng isang upuang kahoy at sa dulo ng 2 mahabang bakal ay ang pagkakabitan sa kabayo. Oh well, that look like a chariot, she laughed and asked curiously. What is that exactly? Tiburi ng tawag dyan. Kung yun ang gusto mong sakyan natin, ipapahila ko kay Lando palabas at ipapakuha ko ang isang kabayo, ani ni Gabriel, who was so gorgeous tonight. Sa ilalim ng denim jacket, ito'y checkered long sleeve polo shirt. At ang di kalumaang maong nito na pinatigas ng gawgaw ay pinlansya ng maayos ni Nana Maming. Muli ni Alona ang binaling ang tingin sa motorsiklo. Natatandaan niyang binili ng daddy niya nang ipadala nito si Lois sa farm sa Gabriel upang magamit itong transportasyon sa pagpasok sa paaralan. It looked old but well-tended. Your bike's fine, wika niya, smiling widely. I was just surprised that after all these years you still have that bike. Gabriel's smile was nostalgic. Ito ang kauna-unahang regalong tinanggap ko sa buhay ko, Alona. Hindi mo kayang isipin ang kasiyahang nadama ko nang ibigay ito sa akin ng daddy mo. I'll told him I'll pay him back for this bike. He got mad for the first time that I was taken aback. He said the bike was a gift. At kung gusto ko raw itapon ko sa ilog pero hindi niya tatanggapin kung isusoli ko. He grinned. Hindi tinatanggihan ng grasya, hindi ba? And what about the cards and gift I have given you throughout the years, Gabriel? Did you keep them too? His eyes held hers. All of it, Alona. Kahit na ang personalized card na pinadala mo kay Richard para sa akin nung high school graduation ko. She was pleased. Sasama ako dapat, Gabriel, pero halos magkasabay ang commencement exercise natin. At first honor ako. Mabuti na lang at hindi ka sumama, he teased. Alona made a face. Gabriel laughed. Tinas itong kickstand at pagkatapos ay pinagulong ng motorsiklo palabas ng garahe patungo sa gravel road. Natitiyak mo bang hindi formal ang birthday party na ito, Gabriel? Tanong ni Alona at sumunod dito. Isang yellow mini sleeve knitted blouse ang suot niya at puting cotton jeans. Hindi ko iniisip na may paggagamitan ako ng damit dito sa farm. Hindi ka maiilang sa party ngayong gabi, Alona, sagot ni Gabriel. Karaniwan na nagsusot lang ng formal sa party ng mga Gonzales si Cleo. He straddled his bike. Bago makaangkas si Alona, hinubad ni Gabriel ang jacket at binalabal sa kanya. Malamig ang hangin sa Santa Esperanza kapag ganitong gabi na. Baka mapulmunya ka. The jacket was still warm with his body heat. It smelled of starch and Gabriel's own scent. Pinandar na ni Gabriel ang motorsiklo. Can you back ride, lady? Alona's smile was so tender that Gabriel's heart seemed to be melting inside his chest. At dito na po nagtatapos ang 6 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.